Hello po, isang mapagpalang armuli sa ating lahat. Meron po ulit akong gustong ipakita sa inyo. Kada umaga, talagang maraming walisin na dapat walisin dahil sa mga punong nakapaligid sa aming bahay. Pero bukod sa gawaing bahay, may mas higit akong inuuna. At ito ay ang Panginoon. Meron nga pala ulit akong nakita ang bobonsayin. Ito ay tinatawag na golden battle brush. Matibay rin ito sa initan. Tapos ang isa pa dito, hindi ito maselan. Kaya't agad ko na itong sinimulan. Tapos habang nilalagyan ko ito ng wire, accidentally kong naputol yung isang sanga. Sayang naman. Pero ayos lang. Kasi may mga natira pa naman. After a month, makikita na maganda nitong resulta. Matapos ang lahat ng yun, ito na yung kanyang magiging itsura. May iba pa nga palang kulay ang battle brush. Agad ko na nga rin itong isinama doon sa mga iba kong ginawang bonsai. Bali kawad nga lang pala yung ginawa kong alternative way para sa pagbobonsai. Pero may mga iba pang kawad pa rin ginagamit dito para makagawa ng bonsai. At ito yung mga electrical wire. Tapos ito yung isang bougainvilleang bonsai ko. Nung una, puro bougainvillea yung idea ko para sa bonsai. Kasi napakaganda ng halamang ito lalo na pag nagbulaklakan. Tapos iba't iba ang kulay. Napakaganda kasi nito kapag nilagay sa unahan ng simbahan. Tapos nakita ko yung malalaking kombi bonsai. Meron ng mga bagong sibol na dahon. Excited na ako makitang lumago ang mga ito. Kasi sobrang lalaki na rin ang mga sanga nito. Isang mabisang paraan lang talaga para makabuhay ng mga ganitong halaman. Dapat nasa lilim silang lahat para hindi sila mainita ng sobrang. Ang isa pang sekreto dito para makagawa ng isang masterpiece na katulad nga ng bonsai, para mag-success ang requirements nito ay kailangan ng patience at syempre yung hard work. At ang isa pa, yung purpose mo. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Ang pinakamabisang goal o kaya ang purpose, ito ay dapat para sa Panginoon. Para samahan ka sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Around 30 plus na tong mga bonsai kong ito. Ito naman yung isang bonsai na orange ang bulaklak. Di ko lang tanda kung anong pangalan niya. Basta naisip ko lang na bonsaiin siya. Tapos ito yung variegated ficus. Pinutol ko lang ito ng kaunti yung kanyang ugat. Purihin ng Panginoon at siya inalago na. Ito naman yung lemon. Maliit pa ito nung inilagay ko dito sa kahoy. Ito nga pa yung mga bonsai kong pinagagawa. Sama-sama silang lahat dyan para lagi ko nakikita. Hanggang sa muli. At God bless po para sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Bye-bye!